What's up mga kapinta? Kamusta kayo? Anong balita? Nandito na naman tayo mga kapinta. Para sa isa na namang kaalaman na inyong matutunan. Isang bagay na dapat ninyong malaman mga kapinta. Ang gagawin natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano magliha ng tama. Kasi ang pagliliha ng kahoy ay hindi basta-basta, napakasailan mo ng kahoy. Lalo na kung may pangalan ng kahoy mga kapinta, gaya ng mga nara o maugani. Kasi ang pagliliha ng kahoy may tamang direksyon yan mga kapinta. Hindi lang basta liha ng liha. Ngayon ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano magliha ng kahoy mga kapinta. Kaya kung bago ako pala nagbabarnis, nagpipintura, para sa itong gagawin na to. Gagawin natin na ito. Ayan mga kapinta, samahan nyo ko kung paano natin gagawin at papakita ko sa inyo kung paano magliha ng mga kahoy. Tara, samahan nyo ko. Ayan mga kapinta, ang ating pintuan. Hindi ba siya masyado na strip pero okay lang. Importante, tuturo natin sa inyo kung paano yung tamang pagliha. Kasi kapinta, ang kahoy, may kanya-kanyang direksyon yan eh. Mapapansin nyo yung daan ng aspi niya. Ayan, pataas. Ayan. Ayan, pataas yan. Ito yung aspe, yan, yung mga betas niya. Kung nasaan yan patungo, kung saan direksyon yan, mga kapinta, ganun din ang pagliha nyo. Gaya niya, pataas yan, di ba? Yan, paganyan din ang pagliha nyo, mga kapinta. Yan, paganyan. Yan, kaya ako nilagyan ng tape, para, kasi pag lumagpas kayo sa duktungan, pag niliha nyo ng ganyan, lalagpas kayo rito. Yung aspe na ito, pag ganun eh. Pahalang, di ba? Kaya pag bumuwit ng ganun, ayan, bakat na, kapinta, pansin nyo. Ayan o, may ano siya o, nagdingan natin. O, yan. Ngayon, pag na-stain nyo yan, nasilir nyo, o na top coat, maalata, yan. Kaya ang lihan nyo dapat, pag paganyan, pag ganyan yung aspe niya, pag ganun na rin ang lihan nyo. Kaya ako nilagyan ng tape para ganyan ang limit nyo, hindi na kayo lalagpas dyan. Hindi nyo natatamaan tong ano na to, padiretso na kahoy na yan, kasi ang paglihan yan, pataas. Ayan. Ayan. Kaya kung nasaan yung ano niya, aspe, pag ganun din ang lihan nyo, kapinta, yan. Napakadali lang yung turo mga kapinta, kapinta. Yan. Kung nasaan yung mga betas na o aspe niya, pag ganun din ang direksyon ng lihan mga kapinta. Ayan, gaya ng ganito. Nilagyan ko na siya ng tape, para hindi na lumagpas dito sa kabilang kahoy na to, kasi pahalang to eh. Kaya magliliha ka na, dire-direto lang, hindi ko ganito. Ayan. 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 Kasi lagi yung tatandaan kung saan direksyon yung ano niya, aspe niya, kung saan papunta, pag ganun din yung lihan nyo. Ayan. Huwag nyo sa nililangin ng balagbag na pag ganun. Kasi talagang babakat yan, kapinta. Ayan o, pansin nyo. Ayan o, may mga bakat-bakat. Pag nilihan nyo ng balagbag. Kasi yung betas niya pataas eh, saka yung aspe niya. Kaya pangit yung trabaho niya pag lilihan niya ng balagbag. Kaya dapat kung nasaan talaga yung aspe niya, pag ganun din yung lilihan niyo. Ayan. Ayan, gaya na ito kapinta, ayan. Yung mga aspe niya pataas, di ba? Ito, ayan, pataas. Pataas niya mga kapinta. Ang lihan niyo pataas din. Ayan, pababa. Puro direction lang ng mga ano niya. Kung nasa anong direksyon ng aspe o betas, pag anon din ang lihan nyo mga kapinta. Ayan. Kaya kung baguhan ka pala nagpipintura, nagbabarnis, sana may natutunan ka rito. Lalo na kapinta sa mga maisilan ng kahoy. Kailangan ganito ang ginagawa nyo. Kasi manisira ang trabaho nyo kapinta pag hindi maayos ang pagkaliha nyo. Dahil ang liha mga kapinta, ang pagliliha ay nagdadala sa finish kapinta. Kung pangit ang pagkaliha mo, pangit din ang finish mo. Maganda naman yung top coat mo, maganda yung buga mo, yung kulay ng varnis mo, maganda. Eh yung pagkaliha mo naman, hindi pantay-pantay, may balagbag, may bahalang. Kaya mas maganda kapinta, susundin mo yung daan ng aspe ng kahoy. Kung saan yung aspe ng kahoy, ganun din yung ano mo, yung pagliliha mo kapinta. Ayan. Sana may natutunan ka rito kapinta sa aking palabas. Siyempre kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalilimutan mag like at subscribe.
Sa lagi yung tatandaan, mga kapinta, kung nasaan direksyon yung aspi niya o design ng kahoy o yung betas, pag ganun din yung liha nyo. Gaya nito, yan. Pababa yung aspi niya. Pababa rin yung liha nyo. Ito, pahalang. Pahalang din yung liha nyo. Basta pagdating sa guwit dito, ihinto na kayo. Yan. Kasi paano rin hindi nyo maliha ito ng balagbag. Itong pataas na to. Yan, pataas dapat yan. Yan, ngayon lang kadali, kapinta. Yan, pahalang siya. Ito, pababa. Pababa yung aspe, pababa rin ang liha niya. Sana may natutunan kayong kapinta sa aking ginawa o pinakita sa inyo. At sa pag-sander naman, mga kapinta, ganun din ang pagliha nyo. Kung saan patungo yung kahoy, yung design ng kahoy, ganun din ang pag-sander. Parang mano-mano rin, mga kapinta. Ayan, syempre ganun din, mga kapinta. Kaya kung pagtapos ng sealer, lilihahin nyo, di ba? Kaya top coat, ganun din ang pagliha. Ayan. Kung pataas yung aspi niya, pataas din ang pagliha nyo, mga kapinta. Ayan, kung paganyan, pahalang din ang pagliha nyo. Ganun din, kapinta. Mapasimula, mapasiler, top coat, ganun ang pagliha. Kung nasa yung direksyon ng kahoy o betas o aspe, pag ganun din ang liha nyo ng direksyon, mga kapinta. Ayan, napakadali ng kapinta. Paliwanag, sana nakuha nyo lahat ng mga sinabi ko. At ganun din, mga kapinta, sa pagduduko naman, ganun din ang direksyon ng pagliha. Kung nasa yung direksyon ng pagliha nyo, ganun lang. Huwag nyo siya nilihain ng balagbag, parang maganda yung daan ng liha niya. Ganun lang, dire-direction, puro pantay lang. Walang balagbag ang pagliha kahit sa duko. Ganun din, parang sa natural varnish din ang gagawin nyo. Para maganda yung finish nyo, mga kapinta. Hindi kayo maisira sa may-ari. Ayan, mga kapinta, bago matapos tong video na to, huwag nyo naman sana kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. God bless you, mga kapinta.